Uy, gandang umaga mga kapower. So, ngayong umaga, mamaya pala, darating na yung in-order natin drone, no? So, samahan nyo ako mamaya, i-unbox natin para makita natin kung maganda ba, no? Tapos, i-review na rin natin ano itsura ng drone. Mumurahin lang yung drone na yun. Wala mong 1,000 yun. In-order namin online. Matry lang. Tapos, mga kapower, pansinin nyo. Yung paligid ko, mapag na naman. Alikat pa, sisili ko sa inyo yung labas. At, babalik ka rin ko lang yung camera, ha? Yun, kita niya maulap-ulap. Maulap na sa baba na... Ganda, di ba? Yan ang paligid. Ayan. So, mga kapower, parang uulan ngayon eh. And, ayon dun sa weather forecast ng phone natin, mga around 12 o'clock daw araw. Tingnan natin. Kasi pagka dumating yung test flight na rin tayo. Ngayon, kung hindi ganong mahangin, makakapagpalipad tayo. Pero pagka mahangin, I think hindi tayo makakapagpalipad kasi mga drone medyo hirap palipad rin pag mahangin eh. Oh no! So, tingnan natin. So, stay tuned lang mga kapower. Abangan nyo ha. Okay, maya-mayang konti. So, ito na nga mga kapower, no? Dumating na yung natin, in-order natin na drone. Magkano lang to? Mura lang to. Mura lang pagkakabili. Ayan. Mukhang bago naman. May free pa na toy car. Kala yata 12 years old ako. Baka pang 12 years old lang to, ha? Check nga natin. Ayan, item number TC3 with camera 720p, yun yung kinuha ko. So hindi na natin kailangan to, hindi naman ako under 3 years old. Ayan. Tapos check natin. Sa gilid, ano ba nakasulat dito? Wi-Fi technology, auto return, photo, roll, axis, app control. Okay, app control. May app control siya, so madali siyang gamitin. Ayan. Tapos ito, may remote siya. So, open na natin. Di pa dumating yung tripod ko, guys, ha? So, one hand lang tayo. Oh, no! Ayan, baliktad. Ayan. So, sa loob ng box, anong meron siya? So, ayan. Yan yung laman niya. Ito, tabi muna natin yun, ha? So, ito na yung laman niya. Ito yung remote control. Yung unit. Ito yung unit. So, yan yung unit. May manual. Manual. Yung guard niya. Tsaka yung extra rotor. Okay. Tsaka yung charging cable niya. So, yun. Charging cable, rotor, tsaka rotor guard. Tapos, yung remote control. Ayan, butil ko dito. Ayan. Ito. Ayan yung remote control. Kung wari, antena lang yan. Pero hindi totoo ang antena yan. Ayan. Tapos, ang phone. Ayan siya na. Isang kamay lang gamit ko. Ayan, may lalagyan ng phone dito. Okay naman, mukhang kasya naman yung phone ko. Ayan. Tapos, sinasaksakan to ng battery. Battery nito is tatlong AA battery. So, papahanap tayo mamaya yung konti. Tatlong AA battery.
Tapos pag-aaralan na rin natin kung paano paliparin. Eto, paano ba ito? Labang lock. Wala naman. So, check natin. Ayun. Mukhang maganda. May click sound. Naglalock yung mga pakpak niya. Yan. Yung itong unit na to, may battery na sa loob. May battery na po yan. Ayan. Hindi ko lang alam kung naka-charge na, pero sabi nung seller, charge daw muna ng mga 45 to 1 hour bago gamitin. Yung initial charge niya. Para matagal-tagal daw yung lipad. So, check natin. 1,200 milliamp hour. So, mga 7 minutes siguro. 7 minute flight time nito. Anyway guys, may nabibili naman mga battery na ganyan sa ano, sa Shopee. Kaya lang, syempre, hindi natin alam kung kakayanin ng motor niya ang longer flight. So, ayun. Tapos, try nga natin yun kung gumagana. May charge na ba? Yun, may charge na. Okay. Nag-on naman. Okay. So, pabibili muna ako ng battery at babalikan ko yun. Ayan, mga kapower, no? So, mayroong battery na yung remote natin. At maya-maya konti, mag-test flight tayo. Doon tayo sa... saan tayo nagja-jogging. Oh no! Okay. So, iniintay ko lang itong kasama ko. Hugas pa ng pinggan. Kailangan ko ng ano eh. Videographer. Okay, so, check natin. Ayan, ito videographer ko. Chat Sabet. Cambodian National po yan. Ah, prop. Kapower. Kapower! Okay. So, punta po tayo ngayon dun sa ano, kung saan ako nagja-jogging, no? Ayan. Medyo may kalayuan din dito ng konti. Ayan, nakita niyo. Bigote ko humaba na. Humaba na sa ano yan, sa lockdown. Wala yung nag-start yung lockdown. Hindi ko na inahit. Ayan, ganyan na kami katagal dito. Ayan. Pagdating natin doon, i-ano ko uli yung video. Konto ulit. Medyo malayo-layo pa na konti. Okay. Okay lang. Anilahot ha? Yeah. Advan. Yeah, mga chip. Ayan, nakaka-power mo. So, pag o-operate nito, ano yung ilakig eh? Ayan, mga kapower, pag o-operate nito, da-download mo yung app. Yomok yung... So, pag o-operate nito, da-download mo yung app. Pangalan ng app is FPB... tama ba? FHD, FPB. So, ito lalabas. Tapos, i-connect mo lang yung wifi niya. So, kailangan, i-on mo to. So, iilaw yan. Tapos, i-connect natin yung wifi. Sa pag-connect ng wifi, yun, lalabas yung wifi niya, connected. So back play. So once na play mo na yan, connected na yung camera niya. Ayan. So makikita nyo, connected na yung camera niya. Ayan. Hop. Ayun. Connected na yung camera. So ayan na, pagka connected na yung camera, lagay na natin dito sa remote.
lagay natin sa remote. Reset na natin. On lang natin yung remote. On. Tapos up. Down. So mapapansin nyo, mag-i-stop yung blinking ng light. Tapos pwede na tayong test flight. Natin kung gano'n sa kabilis, baga natin ang pangka. Mahangin lang half lang. Okay naman siya, medyo mahirap i-control kasi mahangin. Medyo mahangin eh. Tinatangay siya ng hangin. Tinatangay siya ng hangin. Stability niya, ma-atras siya, papansin niyo, ma-atras siya. So sa remote pwede natin i-balance dito. Ito yung stability out. Ayan, naka-center na siya niya. So sa mga unang nagpapalipad ng drone, okay na to, mga nagpa-practice. Pero professionally, I think mahirap sa ilayo eh.
Kasi wala siyang yung return button niya is bababa lang, hindi siya babalik. Ayun, low battery na. Ayun, pa-flash na siya. So, iyan na siya. Ayun, panahon yan. Ang key landing niya. Alright. So, ayun mga kapower, no? Assessment ko, hindi naman ako magaling magpalipad ng drone, pero so far okay naman. Ang handling niya, siguro dahil medyo mahangin dito kaya tinatangay din siya ng hangin. Flight time niya almost around I think 5 minutes yata. 5 minutes o 7 minutes, maabot yata ng 7 minutes din kahit papano. So I think kaya hanap ko muna ng extra battery so para makapagpa-video ng ano, medyo matagal-tagal na. Pero yun, so far recommendation, kung first timer kang nagdo-drone, okay na siya, pwede pag-practisan. Pero yung mga professional droning talaga, hindi siya pwede. Unang-una yung camera niya malabo. Anyway, kinuha ko lang yung may camera para makita ko kung paano yung ano ng camera niya. Pero malabo sa 720p. And I think yung wala rin ano eh, 720p to eh. I think mga 480 lang. 480p lang to eh. Sobrang labo. Pero anyway, yung pagpapalipad, controlling, pag-practice kayo rito. Tsaka napakagaan ng drone na to. Ano? Subukan uli natin kung kaya pa na isa pa. No lang. Ayan, totally. Drain na yung battery. Mainit na rin siya. Okay. So, salamat mga kapower. Hindi ko nire-recommend ang bumili kayo nito. Tinest lang natin. Pero anyway, kung gusto nyo i-try, ang presyo nito is nasa 990 baht. Thai baht. Ayan, i-order ko dyan. So, pag-practisan nyo, pwede na. Laruan ng mga bata, pwede rin. Indoor safe siya. May maingay na yun. Ayan. So mga kapower, no? Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Gandang umaga mga kapower. Doon sa nag-aabang, doon sa continuation ng video, yung nakaraan. Pasensya na kayo. Yung continuation nun, naburok. Ay, katanga. Ayun, pasensya na kayo. Hindi na tuloy nakita ko yung pagkatapos ng video na yun. Ay, pagpasensyahan nyo na po. Anyway, gagawa na lang tayo ng panibago. At marami pa tayong papakita na mga lugar dito. So, lilibutin natin yung facility na to. Tapos may taniman pa rin ng mais doon. May ano pa, sagingan, papasyalan din natin yon. So abang-abang lang mga kapower na. Salamat.